magandang araw. This is Loy. Welcome again to my video. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo yung chords na F at B. Okay, marami pong nag-aaral ng gitara na sumusuko dahil lang sa chords na to. F tsaka B. So, bakit nga ba sila sumusuko? Unang-una dahil mahirap yung ipit, ano? Masakit sa kamay, sa daliri, masakit. Tapos hindi nila napapatunog. Eh, talagang pinipilit nila. So, pagdating sa D, D, A, G, G, C, echo, kayang-kaya po. Pero pagdating na sa B, tsaka sa F, nako, suko na po sila. So yung iba nag-i-stop na, hindi na, ayoko na gumitara kasi ang hirap ng ano, hirap umipit. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano, no, paano matuto nung mga grip doon sa F tsaka sa B. Nang hindi po kayo basta-basta nahihirapan kasi mahirap nga naman kung hindi niyo makukuha yung technique ng pag-ipit sa gitara. So bago po 'yan, please subscribe to my channel at i-share po natin at huwag po nating kalimutan yung notification na bell. No? I-click mo natin para updated po kayo sa mga ina-upload kong video. So ito na po, ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte ng pag-ipit pagdating sa F tsaka sa B. So, pag nakuha nyo po yun, lahat po ng ipit ka dito sa gitara, kaya-kaya nyo na po. So, ang diskarte po, ang iniisip po kasi ng ibang na nag-aaral ng gitara, is dito yung puwersa. Dito yung puwersa ng, dito sa harap, ang puwersa ng pag-ipit. Hindi po ganon, actually. Hindi lang dito yan. Ang diskarte po ay nasa likod, no? Nasa neck. So, nasa neck po ng gitara yung diskarte para maipit po natin ng husto yung chords. So, okay. Tingnan po natin. Kasi iba ganyan eh. So, wala ka talagang maipoproduce na tunog ng F nyan. Example po, ganyan po ang ipit ko. Ang hirap po. Ang hirap po ng kalagayan ko. So, ang diskarte po niyan, para makuha po natin ang tamang ipit at mapatunog natin yung mga kwerdas, no? Mahalagang mahalaga yun. Yung hindi po bingi. Okay. At hindi po parang na, parang nabubulunan. Okay. So, ito po. Mahalaga po yung thumb dyan. Dito po natin ilagay bago po natin iipit. Yan. So parang yan, yung grip po natin from the back, no? From the neck. So parang ididiin natin. Hindi po ganyan. Mahirap po yan. Ganyan po. Yan, no? Yun lang po ang diskarte niyan. Sa paggrip po yan dito sa likod ng neck. Hindi po yan dito. Kasi kung nakaganyan yung back mo, kahit anong piga mo dito, hindi mo po mapapiga yan. Okay. Dito po talaga yan. So next is B. Ganon din po yan ang diskarte. Hindi mo pwede ganon yan kasi hindi mo talaga maiipit yan. So dito po lagi. Parang ito po. Yung thumb po na yan. Itong part ng thumb na yan ang iipit mo dito. Sa neck. So nakita na po natin, no? Ganyan lang ang diskarte para makuha mo yung ipit.
So sa mga nag-aaral po ng gitara, wag po tayo madi-discourage dahil lang sa mga chords na yan. So napakadali lang po ng F tsaka B kung iisipin. Basta makuha lang po natin yung pag-grip ng chords. O try natin sa C sharp po. So as long as ganun ang grip natin, no? Ganun ang formation ng ating thumb sa likod ng neck ng guitar, kuha po natin lahat ng ipit na gusto nating mangyari. Okay. So napakadali, di ba? So huwag kayong madi-discourage, no? Dahil lang sa mga chords na yan. Napakasarap po tumugtog. Napakasarap po ng, sa music. So yun lang po, sana may natutunan kayo sa video na to. At huwag po natin kalimutang i-share sa mga kaibigan natin na nag-aaral din po ng gitara at nahihirapan sa chords na F, especially tsaka sa B. So yun lang po yung diskarte. So, maraming salamat po, no? Paalala po na bago po ang lahat, dapat pong malaman natin muna yung basic. Salamat po. Ito po si Loy. Next, see you next time.